Hello mga friends! Welcome to another video. Update muli tayo. How much the exchange rate? Real to peso. Para sa mga kababayan natin na nag-aabang at nais magpadala ng pera sa Pilipinas, syempre mga friends, through STC pa rin po ito. Magkakaiba po ang palitan ng bawat bangko, pero konti lang naman ang difference nun. At least, magkakaroon kayo ng idea kung magkano ang ating updated exchange rate ngayong araw ng Martes, May 7, 2024. And tiyak na matutuwa ang ating mga kababayan, kasi nga, mataas pa rin mga friends ang ating exchange rate. Pero batid naman natin mga friends, ha, pagtaas ng exchange rate, pagbagsak ng peso. Ibig sabihin noon, mataas ang bilihin sa Pilipinas at sobrang ramdam namin yun mga friends dahil nandito ako ngayon sa Pilipinas at talaga namang ang taas talaga ng bilihin. Pero syempre, para sa mga kapwa nating OFW dyan, nais talaga nila at kahit nung nandun ako sa ibang bansa, is nais ko rin na kapag magpapadala ako ng pera sa Pilipinas, ay tinataon kong mataas ang palitan. So, magkano nga ba ang ating updated exchange rate ngayong araw ng Martes, May 7, 2024? Update natin, 1 real equivalent ng 15.15 pesos. Mataas pa rin mga friends ang ating exchange rate. Para sa mga kababayan natin na nag-aabang at nais magpadala ngayong araw na ito, yan po ang ating update exchange rate through STC to mga friends. STC pay to bank account, kaya mataas po ang palitan. And syempre, pag nagpapadala ng pera sa Pilipinas, merong binabayaran na transfer fee at meron din po yung VAT. Ang lahi ko pa rin paalala para sa bawat isa sa atin, matuto tayong mag-ipon, magtipid, at matutong mag-invest. Batid natin mga friends na hindi habang buhay ay nasa ibang bansa tayo. Darating ang araw, darating ang panahon na uwi din tayo ng Pilipinas. Katulad nga namin mga friends, nandito kami sa Pilipinas at nag-for good na kami. Pero para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho pa rin ngayon sa ibang bansa, matuto tayong mag-ipon mga friends para sa ating kinabukasan. Napakasarap pumuwi ng Pilipinas na meron kang dalang ipon. Ipon na magagamit mo pang negosyo pag nais mong magnegosyo, kasi batid natin mga friends na napakataas ng bilihin dito sa Pilipinas at napakahirap kung wala kang pagkakakitaan. Kaya matutong mag-ipon para sa kinabukasan. So that's it for today's video mga friends. Thank you for watching and see you in my next update. God bless everyone. Much love.